So hello mga kabisig, welcome back po ulit sa ating YouTube channel. For today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-install ng fire alarm. So before natin upisahan, ipapakita ko muna sa inyo yung diagram ng ating fire alarm. So ito po mga kabisig, ito po yung ating diagram. Ang title po ng tutorial na ito is paano mag-install ng fire alarm basic wiring. So makikita po natin dito yung ating supply po, 220 volts. Then yung line 1 natin is yung live, and then line 2 yung ating ginagawang neutral. So ngayon mga basic, meron po tayong circle dito which is a fire alarm bell, and then itong square na ito, ito po yung ating junction box. So sa ilalim naman, ito yung ating push fire alarm control switch. So dito mga kabisig, ito po tinatago yung mga wire kung saan ay dinulugtong, tapos dito po tinatago para po malinis tingnan yung pagkatrabaho. So ngayon mga kabisig, nakikita po natin dito sa fire alarm control switch, merong L, ginagamit nating live, line 1. Then itong C, yung common, pupunta po sa fire alarm. So kung i-connect natin, ito po yung connection niya, ganyan. Then dito, yung common papunta sa fire alarm. So dito sa fire alarm naman, yung isang wire ina-connect po sa neutral. Yan. So ganyan po ang connection sa actual natin pag-install ang fire alarm. So yan po mga kabisik. Na-installan na po yung ating PDX wire. So yung ginamit kong wire, linya po para sa fire alarm natin is PDX number 14. So di ko na po natin ipapakita sa inyo yung pag-install na paglagay ng wire sa taas. So yan yung puti, yung bagong wire, yan po yung nakapit natin. Yan yung junction box, dyan tayo mag-splicing. So sa right side dyan, dyan tayo maglagay ng fire alarm. Yan yung wire. Yan, dito po ilagay yung push button ng fire alarm. Ito yung push button natin. Yan. So yung sa loob niya, mga terminal to. So dito tayo mag-connect. Ito po yung live. So itong common. So yung dito, ito po yung sa telephone terminal. Dito yung indicator light para iilaw yung push button. Then dito, kapag napupush mo to, yan, so itong may alambre po dito sa taas, ito po yung reset. So i-press nyo lang to para babalik ulit. Yan, takpan. So ito yung cover. Ito yung ilagay natin doon sa gilid ng cashier. So yung bell natin, so maliit lang po. Ilagay muna natin to sa tabi ng junction box. Yan. So diritsahan na lang kayo. Kakabit na natin. Let's go. So yan po, ay kakabit na natin yung alarm bell. So ito po, so dito po tayo mag-splicing sa junction box. Itong wire na ito, ito po yung supply natin galing sa panel board. So ito, negative, positive. So itong kulay itim, gawin nating positive, at itong puti yung negative. So live at saka neutral. Ito, pwede po itong magkabaliktad. Ito po yung papunta sa switch, push button ng ating alarm bell. Ayan. Okay, so tapping natin. So itong installation na ito is basic lang po. Gaya na sinabi ko kanina, ito po yung supply. So kapag wala po itong push button switch, pwede natin ito i-direct. Direct ito. Pwede lang i-direct tapping natin. Pero meron tayong push button switch sa bell. So lagyan natin ang supply. Parang switch lang yan sa ilaw, yung connection na ito. So itapping natin. So itong kulay puti, neutral po yung unahin natin. So yung isang
ng wire sa fire alarm, tapping natin sa supply ng push button switch. So yung supply balik po sa line 1 ng supply natin sa manual board. So yan po, so splicing na po natin. So itong connection natin mga kabisik, wala po itong polarity. So pwede po itong magkabaliktad. So ito yung supply natin sa panel board galing. Yan, so kulay itim. So pumunta po tayo sa puti. Splicing po tayo doon sa mapunta sa push button ng alarm bell. So yung kulay itim naman galing sa push button, pumunta sa fire alarm. So ito, yung isang wire naman sa fire alarm, pumunta sa kulay puti, negative po sa supply natin, AC. So yan. So pwede lang po yung magkabaliktad. Kahit po itong isa, dito mo ilagay. Sa ganyan lang. So take note po, wala po itong polarity. So pwede lang po magkabaliktad yung tapping. So pipa na natin. Yan po, meron na po siyang tape. So, tatakpan natin yung junction box. So, yan po. Tapos na. So, punta tayo sa supply. So, ito mga kabisik. Subukan mo natin itatap sa ito po yung main natin. Main breaker. So ngayon mga kabisik, dito po muna natin ilagay sa breaker ng outlet kasi hindi ko po nakabili ng isang circuit breaker yung client natin. So dito sana natin ilagay, eh wala pa. So sa ngayon, pang temporary lang po ito, dito muna natin ilagay sa outlet. So 20 amperes po dito tayo kakabit nitong supply ng fire alarm. So yan po, so na-install na po natin. Ikakabit na po natin yung supply. So punta po tayo sa push button ng ating fire alarm. So itatry natin kung mag-function ba yung fire alarm. Susubukan natin mga kabising. So ito na po yung box ng ating push button. Pero hindi ko po na ipakita sa inyo kung paano natin nilagay. Itatry mo natin. Tunog na po siya. Okay, so okay na naman po yung ating fire alarm. Wala po siyang defect. So, ilagay na po natin yung push button. So, ginamit kong live wire itong puti, kulay puti. So, itong kulay itim sa common, ito yung papunta sa fire alarm. So, ito yung linya ng supply natin papunta sa linya. Yan, so ito yung connection natin. Yan. Okay.
i-try natin. Yan, reset. So kapag nag-push po kayo dito, so meron po yung reset dito na itong alambre ganito. Subukan natin. Yan, then itong alambre push nyo sa baba. Pabalik. Ito yung release niya. Yan. So ganito po yan, kapag emergency po nagagamitin, so push nyo lang ito, tapos yung alambre, push nyo pababa, reset, wala. So yan po, tinakpan na natin yung panel board, yan. Okay. Okay, so yan po yung ating tutorial kung paano mag-install ng fire alarm, basic installation ng fire alarm, yan, tapos na po. Ayan. So okay, so maraming salamat po sa inyong panonood at paki-subscribe and like po sa ating YouTube channel at paalam.